programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Students naghahanda na para sa kanilang presentasyon para sa Philippine History. Kasaysayan ng American Era, Tunghayan! Presentation and analysis of Cartoon American Era, Ating Alamin. For the showbiz and trivia update, alamin kung sino sina Alfred Macoy at Alfredo Roses. Kasaysayan ipatrol mo na maghahatid ng tamang impormasyon tungkol sa ating kasaysayan. Hindi bias at walang pinapanigan. Serbisyong totoo lamang. Mga estudyante ng PSU San Carlos, nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng Alfred Macoy Political Caricature. Alamin natin ang buong detalye kay Antoinette Uber. Magandang umaga. Mga estudyante ng PSU San Carlos nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng Alfred Macoy's caricature. Nakakatuwang malaman na hanggang ngayon ay pinapahalagahan ng mga kabataan ang kasaysayan ng ating bansa. Katulad na lamang ng estudyante ng PSU San Carlos na talaga namang nagre-research tungkol sa Alfred Macoy's political caricature. Ayon sa mga estudyanteng ito, para sa kanilang pag-aaral ang kasaysayan ay isang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin dahil marami tayong matututunan sa nakaraan na pwede nating i-apply sa ating pamumuhay. Katulad na lamang ng nasaliksik nila tungkol sa political caricature, na ang caricature daw ay isang is a picture or description or imitation of a person in which certain striking characteristics are exaggerated in order to create a comic or a caustic effect. Iyon ang impormasyong nakalap nila. Ito si Antoinette Uber, balik sa inyo dyan, Lian and Minya. Maraming salamat, Antoinette. Ngayon naman ating tunghayan ang ginagawang presentasyon o paghahanda ng mga BEd students sa PSU San Carlos para sa kanilang Philippine History na asignatura. Christina Morales, ibalita mo. Magandang umaga! Kanina nga lamang ay natunghayan natin kung paano naghanda ang mga BEd students dito sa PSU San Carlos para sa kanilang nalalaki na presentation sa kanilang asignatura ng Philippine History. Paanong paghahanda ang ginagawa niyo at anong presentation ang inyong pinaghahandaan? Tigi po ba ito? Yes. Wow! Artista na ako! Hi sa family ko dyan! Mapa! Artista na ako! Uy, Kim! Kama ka lang! Hindi yan ganun kay Kuya Will! Ay, hindi ba? Sayang! Anyways po, ang presentasyon aming pinaghahandaan ay tungkol sa history, kung saan magkakaroon po kami ng isang TV and radio broadcasting. Kaya naman kung makikita nyo po, puspusan ang aming paghahanda at pag-iensayo upang maging maganda ang aming presentasyon. Thank you, Kim, and good luck sa magiging presentasyon nyo! Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Oh,
kasama ang Clover. Ito po ang kasaysayan ni Patrol Mo. Nagbabalik. Ngayon naman, ating tungayan ang kasaysayan ng American era. Ating alamin ang buong detalye kay Joseph Fernandez. Joseph? Magandang umaga, Pilipinas. Nandito po ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa kasaysayan ng American era. Ito ay base sa mga nakala ko impormasyon sa internet at sa mga taong may kalaman sa American era na talaga namang mapagkakatiwalaan, hindi tulad ng pangako ng mga ex nyo na puro na lamang napako. Anyways, let's us move on to historical background of the political caricature of the American era. During the American era, Philippine political cartoons gained full expressions. Filipino artists recorded national actions towards the coming of the American as well as the changing mores and times. Well, the 377 cartoons compiled in the book speak for themselves. Historian Alfred McCoy's extensive research in the Philippine and American archives provides a comprehensive background not only to cartoons but to the turbulent period as well as. Ito po si Joseph Fernandez para sa Kasaysayan Ipatrol Mo. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Iba talaga pag alagang prestige, glowing ng skin mo talaga. Oh yeah. Oh yeah. Ito po ang kasaysayan ni Patrol Mo, nagbabalik. Ngayon naman tayo ay tumungo sa Showbiz and Trivia Update kasama si Nailin Mayonte. Nailin, take it away. Thank you, Minya. At para sa usaping showbiz, pumunta naman tayo sa BTS. BTS is one of the most popular boy band group in South Korea na talaga naman kinakukumalingan ng karamihan ngayon, lalo na ng mga Pinoy at ng mga Pinay. BTS, also known as the Bangtan Boys, is a South Korean boy band that was formed in 2010 and debuted in 2013 at Big Hit Entertainment. The group are consists of 7 members. They are Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, Suga, Taeyong, and Rock Monster. At ngayon, ating alamin kung paano nga ba nakapekap ang BTS sa buhay ng isang mag-aaral. Si Nikki ay isang mag-aaral ng Kalasyaw Comprehensive National High School na isang grade 12 student. Ayon sa kanya, na makilala niya ang BTS dahil sa kanyang mga klase ay nahumaling na siya dito. Ginagawa kong inspirasyon ng BTS upang maging successful po ako sa buhay. Opo, nandiyan na po yung gwapo sila, talented. Kaya naman sikat na sikat sila at talaga namang maraming po humahangat kagala. Siyempre maging ako po, diba? Talagang hanga-hanga po ako sa grupong yan. At hindi lang po sila papoki po, kundi nakapagbibigay din po sila ng inspirasyon sa amin. Halimbawa na lamang po nung makanta nila na tulad ng Life Goes On, tapos yung Love Yourself. At yung mga kwento po nila sa buhay kung paano po sila naging successful is parang na-adapt po namin, kaya na-inspire naman po kami na magpatuloy sa buhay. Trivia Update. Alamin natin kung sino nga ba si Alfred McCoy at Alfred Roses at anong kinalaman nila sa political caricature in the American era.
Alfred Al William McCoy was born on June 8, 1945 in Concord. He was an American educator, a professor of history at the University of Wisconsin-Madison, where he also served as director of Center for Southeast Asian Studies. He specialized in Philippine political history and global opium trafficking. Majority of his works and research focuses on Philippines. He was the author of The Politics and Heroine in Southeast Asia, Philippine cartoon Closer Than Brothers, and many more. And here is the awards earned by William McCoy, Philippine Catholic Mass Media Award, Best Book of the Year on 1985, and Philippine National Book Award for History on 1986. And now, let us move on to Alfredo Roses. He is a Filipino post-war and contemporary painter who was born on April 29, 1932. He is an artist writer from the known Roses family clan in Philippine print media. The co-author of Political Caricature of American Era, known journalist in the Manila Times. And also, Alfredo Roses designed the book Philippine Cartoons, Political Caricatures of the American Era. He contributed an essay on Philippine satire during the American Era. And that's for the showbiz and trivia update. Balik sa inyo, Rian and Nina. Ito po ang Kasaysayan Ipatrumot Nagbabalik. Ngayon naman tayo ay tumungo sa content presentation and analysis of cartoon American Era na iuulat ni Ann Dulay. Ann? Magandang umaga! Para sa content presentation and analysis of cartoons in American Era, narito ang mga nakalap kong impormasyon. What is the importance of caricature? Political cartoon, a drawing of an including caricature made for the purpose of conveying editorial commentary on politics, politicians, and current events. Such cartoons play a role in the political discourse of a society that provides for freedom of speech and of the press. At ayan nga ang mga impormasyon at balita na aming nakalap tungkol sa kasaysayan. Patuloy na tumutok sa mga nagbabagang kasaysayan. At ito si Nina Garcia. Ako po si Jose Fernandez. Maria Guadalupe Antoinette M. Aubert. Cristina Morales. Rian Maurice Dulay. At Naylin Mayonte. Na naghahayag sa mga totoong nangyari sa kasaysayan. General Gregorio del Pilajo. Aking sinta. Ay, hindi ba?